So welcome, welcome to another Facebook Live session ng KSK SMP Co-op. Our topic today is something that marami sa inyo ang nagre-request, marami sa inyo ang nagtatanong at nag-i-inquire. Though nitong quarantine, nakadalawang video material si Mr. Colaico himself talking about Bitcoin. Nung minsang, yung isa yata May 1 at yung isa somewhere few days after that, dahil wala kaming ginagawa, nagkukwentuhan kami isang gabi. Sabi ko, sir, might as well i-video natin. Hanapin nyo po dyan, scroll down nyo dito sa Feasibility's Facebook page. Hanapin nyo yung kwentuhan namin ni Mr. Colaico tungkol sa, pag-uusapan din natin ngayon, tungkol sa Bitcoin. Okay? Marami na hong materials kayong makikita tungkol sa Bitcoin, ano ito, paano ito naumpisahan, bakit ito inumpisahan. Meron ako laging tinitingnan na YouTube channel, 99 Bitcoins. Yun po ang YouTube channel. Ang pangalan niya, 99 Bitcoins. Marami silang mga materials doon, video materials that will somehow teach you the basics of Bitcoin. Yun din ang gagawin natin ngayon. Yun ang kaya ko binanggit yun. Doon din ako madalas kumukuha ng impormasyon aside from sa aming kwentuhan ni Mr. Colaico. Mr. Colaico started getting into Bitcoins as early as 2015. Yes, 2015. Isang taon niya akong kinukumbinse, na-educate about it. 2016, ako konti. Pera, sinali, personal, at nakinabang. At meron ding sitwasyon up to now na hindi pa napapakinabangan. So, might as well share it with you, hindi lang sa KSK SMP Co-op. Not because we are experts of Bitcoin, but basically of our experience. The good and the not so good about it. Okay? So, I'll try to share my screen now. Okay. So, Mira, can you give me a signal, hand signal kung okay naman siya, lumalabas sa screen natin? Okay, thank you. So, this is just an introduction of what cryptocurrency is, Bitcoin, and some of the terms na masyadong technical o first time nyo napakinggan siguro or hindi nyo pa naintindihan, I will try my best to define it for you. Ito mga terms na naririnig natin tungkol sa cryptocurrency. Unang-una, yung cryptocurrency. Dalawang salita po yan, napaghati, dalawang salita na pinagsama pala. So kung hahatiin natin, bibiyakin natin, yung crypto, galing po yan sa salitang Greek word na cryptos. Ang ibig sabihin po niyan, hidden or secret. Ha? So dyan pala, makikita nga na ano yung dalawang salitang pinagsama sa cryptocurrency, ano yung ibig sabihin ng mga salitang pinagsama. Currency is ang common na alam dyan, pera siya. Pero currency is not limited to pera. Currency simply means what is generally accepted. For example, dun sa isang forum na sinasabi ko para sa mga millennials, dun sa Peractical, YouTube channel, Peractical, Facebook Live, yung ginagawa ko para sa mga kabataan o sa millennial generation, sinasabi ko ang dalawang important currency ngayon, o hindi pera, focus and concentration. Sinasabi ko rin yan sa mga KSK team natin. Sa dami ng distraction, miskin na work from home, ang bilis na mga takbo ng bagay-bagay, focus and concentration, important currencies everyone should have now. Hindi lang pang millennial, miskin na kaming mga gurang na, kailangan na may maintain ng focus and concentration sa lahat ng gawain, sa pagdarasal, sa lolo time namin ni Mar San Pedro, focus and concentrated, lalo na kukulit ng mga apo, takbo rito, takbo doon. Sa pag-aaral, sa trabaho na ginagawa, miskin na work from home, focus and concentration kailangan. Okay? Yung cryptocurrency daw, as defined sa internet, sa textbook,
it's digital or virtual currency. It is secured by cryptography. Ano ba mga ibig sabihin yan? Yung virtual currency, basta may kinalaman sa internet. Kaperahan na may kinalaman sa internet. It's in electronic form. May tumatakbong software sa likod ng computer o cellphone para mag-transact o magpapalit-palit yung virtual currency. Ang pinaka-importante dyan, unang-unang pagtanggap sa karakteristik ng virtual currency, it's unregulated. Hindi siya na katulad noong perang gamit natin ngayon, fiat money, highly regulated. Dito, sa virtual currency, kaunti or halos walang regulation. Virtual currency. Pero yung ibang form of tinatawag nilang virtual currency ngayon, tulad sa GCash, sa Paymaya, sa management app, virtual currency din yon dahil tumatakbo using your mobile phone, may digital wallet, kahit paano may regulation under BSP. Yung cryptography, yan yung turo sa akin ni Mang Mar. Ito, magre-react to kung mali ang pagkaintindi ko sa cryptography. Ito, program na way of securing anything na pinapasang mensahe sa dalawang partido. May it be in the cellphone or internet. Para magpasahan ng mensahe, may security na ginagamit. Cryptography ang tawag. Ang pinaka-simpleng example siguro niyan, kapag meron kayo nilalanggan na password sa internet, may username kayo, nilagay nyo username nyo, password. Pag nilalagay nyo yung password, nagiging parang asterisk. Sa aking pagkaintindi, correct me if I'm wrong, Mang Mar San Pedro, ito yung cryptography, a way of securing messages that is transferred from two parties, to and fro. Okay? Ine-encrypt niya, kaya nagiging asterisk yung paglagay natin ng password. And lastly, definition of cryptocurrency, tumatakbo to sa blockchain technology. Ayan, malamang naririnig na yan basta kayo nagbabasa, nanonood, nakikinig tungkol sa anything about Bitcoin. Blockchain technology. Itong blockchain technology, over the internet, computerized, to describe it, it's public and yet pseudo-anonymous. Lahat ng transaction nakikita. Hindi katulad sa kasalukuyan, yung transaction ng isang banko dito sa loob lang ng banko na yon. Kung makikipag-usap sila sa kabilang banko dahil merong money transfer na gagawin, doon lang sa account na yon ang papaalam nila o limitado ang impormasyon. Dito sa blockchain, lahat can see lahat ng transaction except kung sino yung tao na gumagawa ng transaksyon. Kaya doon merong uneasiness. Lahat makikita, very public, very transparent. Lahat. Mula nung unang-unang tinakbong transaksyon, pinambili ng Pizza Pie for 10,000 bitcoins nung 2010 yata yun, hindi ko na maalala. Lahat nun, mula nung umpisa hanggang ginagawang transaksyon ngayong oras na to, para record, available sa lahat, pero hindi mo alam kung sino yung actual na tao, kung si Mar San Pedro ba yan, si Cherry Saludares ba yan, yung gumawa ng transaksyon. So, traceable pa rin siya. Hindi mo lang alam yung specific na name. Distributed yung blockchain technology, ibig sabihin sa mahigit isang milyon na raw, ang mga computer na nakakonek dyan sa blockchain technology. Decentralized dahil hindi, walang iisang namumuno o nagkukumpas. Lahat dumadaan doon sa lahat na nakakonect dito sa blockchain technology. Yan yung malamang narinig nyo, miners. Mamaya pag-uusapan natin yan mabilisan. So, blockchain technology, it's a public ledger or record, transparent to everyone except kung sino yung tao, distributed to millions of computers connected to the system, and decentralized, walang iisang nagkukumpas. Para ma-verify ang isang transaksyon, dumadaan doon sa isang milyon na nakakonek. Hindi kailangan from the first to the millionth
computer na nakakonect doon sa sistema, doon sa blockchain, ngayon nga, mas mabilis na transaksyon. I can remember noong 2016, yung unang transaksyon na ginawa ko, bumili at nag-transfer sa Bitcoin. Of course, using blockchain and Bitcoin, synonymous yan. Hindi pwedeng blockchain lang pag-usapan natin, walang Bitcoin. Bitcoin lang, walang blockchain. Lagi magkasama yung dalawa na yan. Ginawa ang nagkaroon ng Bitcoin dahil sa blockchain. May blockchain dahil sa Bitcoin. Yun. So magkadikit lagi yan. Pero yung blockchain, yung technology behind. Dati, para magkaroon ng transaksyon, ng unang transaksyon ko na, I remember it took hours. Kasi konti pa lang yung computer na nakakonect. Hours. Oras. Mga 4-6 na oras ang hinintay para sabihin ko, Om Sakulay ko, pumasok na yung pinasa mo sa akin na Bitcoin. Kung ilan yun. 2016 yun, yung una kong na-exposed sa Bitcoin. Unhackable yung blockchain technology. So, bago kayo mag-react, unhackable yung blockchain. Pero kung saan mo tinatago digital wallet, yun, maaaring ma-hack. Yung account mo doon sa isang exchange, crypto exchange, eh malamang ma-hack. Pero yung blockchain technology itself, mahirap, halos unhackable. Bakit? Kailangan mong dumaan doon sa milyon-milyon na computer na nakakonect doon sa sistema. Isa lang doon na magsabi, teka, hindi totoong Bitcoin yang pinapasa or walang Bitcoin na nakarehistro na ganyan, hindi magtutuloy ang transaksyon. So, the blockchain itself, unhackable. Yan yung kagandahan ng teknolohiya o sistema na ito. So, this Bitcoin naman, is digital virtual currency created in 2009. There was a white paper parang info memorandum doon sa mga sanay sa investment or simply a piece of paper, kaya white paper, pinapakita lahat. Mag-google nyo po yan. Google nyo po yan, white paper on Bitcoin. Title niya, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nakakatuwa, 2009 yan, kung paano naisip ni Satoshi Nakamoto kung ano, paano, bakit may Bitcoin. Hanggang ngayon, 2009 hanggang ngayon, nasulat niya na at hanggang sa future pa ng cryptocurrency or Bitcoin. So, Google niyo po yan. Medyo mahaba, medyo technical, pero just to see there is science behind it. Yes, it may be decentralized, there is no single authority, there is science, and there is a system behind it. Okay? Si Satoshi Nakamoto, pangalang tao, pero hindi, never nakilala yan. Hanggang ngayon, misteryo yan. Isang tao ba yan? Hapon ba yan talaga? Grupo ba yan ng mga tao? Is it a company in China? No one knows. Okay? No one knows. Kaya lalong may mystique sa Bitcoin. Ginawa ang Bitcoin for easier and cheaper money transfers. Kahapon, yung kasamahan natin sa KSK Co-op, si Memi Amor, siya ang mahawak ng ating disbursements. Yung pag-transfer ng pera mula Pilipinas, peso, nasa bank account mo, papadala mo sa Hong Kong, malapit lang yon, Hong Kong, sa isang Hong Kong bank account. Napakamahal at napaka-tedious. Kung bank to bank, it will take 2 to 3 days. Mabilis na yon. Kadalasan pa 5 to 7 days, working days. Sa Bitcoin, kaya siya ginawa, in an instant, pagkapadala, noon nga, it take hours. Ngayon, in an instant, give it a few minutes, pero hindi tatagal ng isang oras. So, mas madali, mas mura na transaksyon, palitan ng pera among those who use Bitcoin. Distributed, nasabi ko na kanina, over 1 million computers connected to the system. Decentralized, walang bangko sentral, walang government, o iisa na nagko-control, nagsasabi, nagkukumpas ng transaksyon sa Bitcoin. Bagkus, on the other hand, miski na walang iisa, marami kasi yung million of computers verifying it.
sa lahat ng transaksyon sa Bitcoin or cryptocurrency. Bitcoin is the first cryptocurrency. Ito rin ang pinakamalaki among sa dami ng iba't ibang cryptocurrency. Kung merong fiat currency, iba't iba, may peso, may dollar, US dollar, Canadian dollar, Hong Kong dollar, iba't ibang peso, Philippine peso, Mexican peso, Argentinian peso, merong rupee, merong dinar, iba't ibang currency, may iba't ibang currency din sa cryptocurrency. Ang una at pinakasiga, itong Bitcoin. Pag sinusulat po ang salitang Bitcoin, big or capital letter B. B, tapos pwede ng small letter ang I-T-C-O-I-N. Kasi pera din siya. Parang pag sumusulat ka ng US dollar or Philippine peso, capital P, yung Philippine at yung peso. So pag sinusulat po ang Bitcoin, big letter, capital letter B, I-T-C-O-I-N. Pwede ng small letters yung sumunod. Abbreviation niya naman po, BTC. Okay? Big letters na B, T, and C. Kung isusulat yung Bitcoin at maikling salita, BTC, all caps. Limited supply lang ang Bitcoin. Mula nung naisip ni Satoshi Nakamoto doon sa white paper niya, limited supply lang siya. Hanggang year 2014, ang pag-produce ng Bitcoin. Limited dahil there will only be, sa kasaysayan ng Bitcoin, there will only be 21 million Bitcoins that will be mined or produced or created. Who created? Who will produce this Bitcoin na parang computer program lang? All the computers connected to the system will verify transactions and solve mathematical problems. Kapag nabuo yung isang block o connect sa isang chain, merong Bitcoin na incentive or earn or napoproduce. Ang ginawa pa nitong programa ni Bitcoin dun sa white paper niya at ini-implement, every 4 years, nangangalahati kahit anong gawin nila, kahit pabilisin nila ang computer nila, limited or defined ang production ng Bitcoin. Before May 11, 2020, before May 11, 2020, 12.5 Bitcoins ang napoproduce every 10 minutes. After or starting May 11, 2020, doon sa mga pamilyar sa mga Bitcoin terms, nagkaroon ng halving. Every 4 years, kinakalahati, ayon na yun sa programa ng blockchain, nangangalahati ang production ng Bitcoin. From 12.5, naging today, 6.25 Bitcoins na lang ang napoproduce. In the basic law of supply and demand, miski na pareho ang demand, mataas ang supply, tumataas, miski na pareho ang demand, pero ang supply bumababa. Lalo na kung tumaas pa konti ang demand. Anong nangyayari sa presyo? Tumataas. Hindi ko sinasabing siguradong tataas, pero that is the natural consequence. Law of supply and demand. Yung supply nililimitahan, hindi siya infinite. Yung demand kung pareho at tumaas pa, miski na konti, tataas ang presyo. Pag bumaba ang demand, miski na limited ang supply, maaari pa rin tumaas dahil sa kapag na-develop na ang other forms of utility gamit ng Bitcoin. Ngayon kasi, nalimitahan ang paggamit ng Bitcoin. Maniwala kahit sa hindi, apektado rin itong COVID-19 pandemic. Yung Bitcoin, dahil nga using blockchain, using cryptography, highly secured. Alam niyo ba, sa bawat transaksyon, lipatan ng Bitcoin, either hihingi sa'yo hindi lang ng password, hihingi sa'yo ng malagpasan mo some levels of security. Meron sa coins.ph, QR code lang, yan yung image sa baba.
na square, itapat mo lang yung camera mo, magpapalitan na. Oh, parang hindi secure yun na. Napaka-secure ho niyan. Yung QR code, 23,624 bits of data yan. Ta times 10 over to the power of ano pa yan, hindi ko na alam. Napakaraming image dyan. Walang parehong image between two QR codes. Yan po yung nakikita nyo sa lower left ng screen. Kapag password naman, 34 characters. Characters, kasama yung mga nakikita nyo sa keyboard ninyo, ng cellphone nyo o ng computer ninyo. 34 characters. Hindi mo po mamemorize yan. 34 characters. Bawat transaction, palit ng password. Hindi yan isang password lang. Yung palitan po, yung transaction, palitan from one Bitcoin wallet to another Bitcoin wallet, kahit gaano kaliit o gaano kalaki, karaming Bitcoin, a new password, public and private, paghahaluin yan para sa isang go signal, green light para magpalitan, mag-transfer from one wallet to another wallet. So, highly secured dahil they are using cryptography dito sa blockchain na equal to Bitcoin kapag merong money transaction. Yung kanina nabanggit ko, decentralized pero maraming enforcers or nagba-validate ng bawat transaction. Solving mathematical problems to earn Bitcoins, to produce Bitcoin. Yun yung sinasabi nating incentivized yung mga miners, yung mga enforcers or validators dyan sa blockchain. Sa Bitcoin and any cryptocurrency that uses blockchain, all records of transactions that was ever made, mula nung unang-una hanggang sa gagawin ngayon, ginagawa ngayon, highly traceable po siya. Immutable, hindi mo siya ma-delete, hindi mo siya ma-duplicate. Kaya yung problema sa fiat currencies, kasalukuyang pera natin ngayon, na tinatawag nilang double spending, or yung pera nyo sa ATM na wala, or bigla kayo nagkaroon ng pera sa ATM nyo, million pa, hindi nyo naman pala pera. Dahil centralized, yung mga IT guys lang doon sa isang banko, sa isang sistema, kontrolado ng isang central authority, maraming pwedeng mangyari. Dito, dumadaan lahat ng transaction doon sa enforcers, validators, miners. Meron lang isa na hindi niya tanggapin, palagpasin, i-approve, hindi matutuloy ang transaction. Kaya kapag meron ka na rin naggawang transaction, hindi mo na rin kaya o pwedeng palitan. Kasi papalitan mo lahat yung record ng milyon na computers that are connected to the blockchain. So, highly traceable, immutable. Okay? Kung meron kayong mga question, please post a question in the comment section ng ating Facebook Live dito sa Peace Abilities. So, dahil sa success ng Bitcoin, naku, ang dami ng alternative coins or altcoins na lumabas. As I speak now, more than 5,400 alternative coins or altcoins meron. Imagine 5,400, meron ng 200 bansa, a little over 200 countries, kaya that number of different fiat currencies. Yung bawat coin kasi, altcoin, may kanya-kanyang utility or use or reason why merong ganong klaseng coin or altcoin. Kaya napakarami. Merong pambayad lang sa mga dentista. Meron daw silang altcoin para doon. Pambayad sa mga kontrata. Meron daw doon. Pambayad sa mga miner lang. Meron daw doon. Kaya umabot ng 5,400 plus altcoins out there. Yung iba, walang saysay. Yung iba, halos walang halaga. Iba, ampaw. Basta-basta lang gumawa ng altcoin, and so on. Ang pinakabida, sinabi ko kanina, Bitcoin. Karamihan, if not all, karamihan na mga iba't ibang altcoin, para makabili ka ng altcoin, pambibili mo Bitcoin. Kaya pinakasiga yung Bitcoin among all
cryptocurrencies. Imagine to buy any of the 5,400 altcoins, kailangan dumaan ka muna sa Bitcoin. Okay? Meron mga exchanges, crypto exchanges, na akala mo mula fiat currency, pwede kang bumili ng Ethereum, Litecoin, or kung anong pang ibang altcoin. Pero sa totoo lang, at the back end, dumadaan muna yon from fiat currency, Philippine peso, i-exchange sa US dollar, US dollar ipapalit sa cryptocurrency, Bitcoin, tapos Bitcoin doon sa altcoin na binibili mo. Sa likod ng sistema, ginagawa yon.